恋せよいかわやきんだんだんもさばにぎngayon ay pag-aaralan naman natin ng kantang Buwan by Chiki Labajo. So ngayon ay ituturo ko muna yung yung strumming pattern na gagamitin natin sa buong kanta. So for the strumming, so mag-start tayo sa sa down, yan, down. Dalawang down. And then isang up. And then down. And then up again. And then dalawang down. Yan. So para magiging ganun siya. Yun. So ngayon ay ituturo ko naman sa inyo ang chords na gagamitin natin sa verse 1 ng kantang Buwan. So for the verse 1, ang unang chord na pag-aaralan natin ay ang C chord. So for the C chord, so remember yung numbers ng ating ng mga daliri. So ito yung 1, 2, 3, and 4. And then for the fret naman, ito yung 1, fret 1, 2, 3, and 4, and so on. So, and then for the string naman, ang number 1 string is dito sa pinakababa. And then pataas na yun, 2, 3, 4, 5, 6. So yun yung tatandaan natin pag bumabasa tayo ng mga chord chart para mas madali nating maintindihan. So for the chord C, ang unahin natin is yung number 1. So ilalagay natin yung number 1 finger natin sa first fret, second string. Yan. And then next ay yung number 2 natin, ilalagay naman natin sa second fret, fourth string. And then yung number 3, ilalagay naman natin sa 3rd fret, 5th string. So yan yung magiging chord C natin. Yan. And then next naman ay D chord. So for the D chord, ay yung number 1 natin na finger, ilalagay natin sa number 3 na string, 2nd fret. Yan. And then next, yung number 2 natin ay dito naman sa first string, second fret naman. Yan. And then, itong number 2, ay number 3, dito naman sa third fret, dito naman sa second string. Yan. So, yan yung magiging chord din natin. Yan. Okay? And then, next na chord naman na gagamitin natin ay chord na G. So for the G naman is ang gagamitin yung number 1 finger natin is lalagay natin dito sa may second fret, 5th string. Yan. So nakikita nyo. And then next yung number 2 is sa 3rd fret, 6th string naman. Yan. And then itong number 3, 3rd fret pa rin sa 1st string naman. So yan yung normal na G. Okay? And then, next naman natin na chord ay G7. So, for the G7, ang gagamitin natin, yung number 1 finger natin is lalagay natin dito sa may first fret, first string naman siya. Ayan. And then, yung number 2 is dito sa may second fret, fifth string. Ayan. And then, yung number 3 is dito naman sa 6th string sa 3rd fret. Yan. So yan yung G7. Okay? And then next naman nun is chord C again. Yan, tinuro ko sa inyo kanina. Okay? And then next ay D7. So for the D7, ito number 1 finger natin is talaga natin dito sa may 1st fret, 2nd string. Yan. And then itong number 2 is dito naman sa 2nd fret, 3rd string.
Okay, and then tong number 3 na finger natin is 2nd fret, 1st string naman. So, yan yung D7. Makikita rin naman yan sa, ano, sa chord chart dyan sa may taas. Yan. And then, next nun is G again. Yan, G. And then, last ay G7. Yan. So, yan yung magiging chords natin sa verse 1. So, kantayin natin yung verse 1 para mas maintindihan natin yung mga chords. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ang ganda mo sa paningin. Kung ayaw'y nag-isa, so, yan yung verse 1 natin. And then, for the chorus naman, ang magiging chords naman natin sa chorus ay first ay C chord. Ayan. So, yung tinuro ko kanina. And makikita nyo rin naman dyan sa may chord chart. Okay? And then, next naman natin ay D7. Ayan, D7. Okay? And then, next ay G. Ayan, G. So, dalawang beses natin yung ulitin. Yung G. And then, after nun, ay chord C naman. Ayan, C. And then, D. Ayan, chord D. Ayan. And then, last is chord G naman siya. Ayan, chord G. So, yun yung magiging chords natin sa chorus. So, kantayin natin yung chorus para mas maintindihan natin yung mga chords. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw sa inyo na at hindi ka talaga masyadong abot yung chorus na yan. Yan. So, yun yung magiging chords natin sa chorus. And then, sa bridge naman, ay magiging ganito naman yung chords nun. Medyo mahaba kasi yung chords na gagamitin natin sa bridge. Kasi may mga parang paiba-ibang mga tono dun eh. So, for the... So, hatiin natin yung bridge natin. So, tuturo ko muna yung chords na gagamitin natin sa bridge part 1. So, sa part 1, na yung ang, ano ba yan? Ang bridge ay yung ang iyong ganda'y. So, mag-start tayo dito sa chord C. Yan. Yan. And then, next na chord naman na gagamitin natin ay D7. Yan, D7. So, nandiyan naman yung chord chart sa taas kung nakalimutan nyo na yung D7. Okay? And then, next naman nun ay G. Yan, G. And then, next ay E minor 7. So, for the E minor 7, ay yung first finger nyo is lalagay nyo lang dito sa may 2nd fret 5th string. So, yan. Yan yung shortcut ng E minor 7. Okay? And then, next ay chord na C. Yan, C. Okay? And then, next ay D. Yan, D. And then, G. Yan. So, G. So, yun yung magiging chords ng bridge na part 1.
So try natin ano kantahin yung first part ng bridge ng ano ng buwan. Ang iyong ganda umaabot sa buwan, ang tipo ng puso'y rinig sa kalawakan. Yan, so yun yung first part ng bridge. And then yung second part naman ay ang magiging chords na naman nun ay E minor. And so for the E minor ay ito magiging ganito siya. Yung first finger mo is dito lagay sa fifth string, second fret. Ayan. And then yung number 2 mo is dito naman sa fourth string, second fret. So yan yung E minor. Okay? And then next nun ay chord na C. Ayan, C. And then next ay chord na D. Ayan. Okay? So pag nakalimutan nyo yung kung saan nilalagay mga daliri, meron naman siyang chord chart. And then next ay G. Ayan. And then D. Ayan. And then next naman natin nun ay chord na C. Ayan. C. And then D again. Tapos G. So yun na yung magiging chords ng bridge part 2. So lagyan natin ng kanta para mas maintindihan natin. So mag-start tayo sa E minor. At bumabalik dito sa akin. Ikaw lang ang mahal. Ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ang puso, damdamin. Damdamin aking damdamin. Yan. So yun yung bridge na part 2. So yun na yung ano yung pinakalahat na chords ng kantang Buwan by J.K. Labajo. So I hope na gets nyo yung mga chords na tinuro ko sa inyo. And I hope na mapunod nyo pa rin yung mga vlogs ko sa mga susunod na araw. And thank you very much sa mga pag-support nyo lagi sa aking mga vlogs. And yun.